Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng 18 na linggo ng pangkaraniwang panahon. At ngayon ay atin pong gunitain si Santo Domingo. Pinanganak siya sa Caloriga, Espanya noong taon 1170. Anak ni Felix de Guzman at ni Juana Asa. Kanya pong itinayo ang orden ng mga tagapagpahayag o Order of Preachers at tinatawag itong mga Dominicano pagkatapos nung siya ay mula sa orden ng Agustiniano. Nagsimula siya ng grupo na magpahayag sa salita ng Diyos, magkaroon ng pagnilay-nilay at pag-aaral upang ang mga Albigensians ay babalik sa simbahan. Namatay siya noong 6 ng Agosto, 1221. Sama natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Dambana ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine, sa Sudan, Myanmar at iba pang mga pook sa buong mundo na may kaguluhan. Mga kapatid, sa aklat ng mga numero o mga bilang ay pinapahayag na dahil sa inggit ni Miriam at Aaron, pinarusahan si Miriam at nagkaroon ng sakit sa balat, kaya si Moises na wala ng isang taong puspos ng kapangbubaan ay nalangin sa Panginoong Diyos na si Yahweh upang siya'y pagalingin. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, ang ating Panginoon ay nagligtas kay San Pedro at mga apostol noong ang kanilang bangka na sinakyan ay pasalungat na dumadaan sa malaking alon. Sa buhay natin, mayroong mga pagsubok at pinagdaanan ng ating buhay na dapat nating kilanlin, pahalagahan, at isentro ang ating puso sa Panginoon. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay nagsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo magkapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging berhen si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaulatiang walang katapusan sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagpakumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sinumang nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan. Hindi sa pamamagitan ng talinghaga at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak nang wala ang kabiyak ng katawan. Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama, buhat ng iluwal, makasalanan na ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Oon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
nabutihin ng Diyos Amang masintahin, ikay hari ng Israel. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Hesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot." Si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparihan na ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila sa lawa at dumaong sa Inisaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kahit dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit, hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuutan. At lahat na nakahipo nito ay gumaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Sama po natin ang mahal na Birhen Maria ng Buena Hora na nagkaroon po tayo ng nobina. At ang ating pagunita kay Santo Domingo nang siyang nagpalaganap ng debosyon sa Santo Rosario para sa mahal na Birhen Maria. Ang ating pong mga pagbasa ay patungkol sa pananalig o panampalataya sa Diyos. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 12, Versikulo 1 hanggang 13, si Miriam at si Aaron ay nagkaroon ng pakipag
sabi kay Moises, bakit kaya siya ay nag-asawa ng taga-Kos? At sinasabi nila na kausap rin naman nila ang Diyos. Pero noong napakita na ang Panginoon sa pagbaba ng ulap doon sa tulda ng tipanan, sinasabi ng Panginoon na kay Moises lang ang kakaiba na presensya sapagkat diretsa o lantaran ang kanyang pakipag-ugnayan at pakipag-usap kay Moises. Si Miriam ay nabigyan ng sakit ng sabalat at nanalangin naman si Moises upang siya'y pagalingin. Dahil itong si Aaron at si Miriam ay nagkulang na sa pananalig, ang kanilang panampalataya ay nayanig na dahil sa kanilang kaiba na pagtingin kay Moises. Dito ipinapahayag kung minsan sa buhay natin, may mga pangyari sa buhay na hindi natin katanggap-tanggap at ang ating pananalig sa Diyos ay maiiba. Pero kailangan natin magpatuloy sa ating paglalakbay sa buhay pananampalataya. Gaya tayo ng mga apostol na sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, Versikulo 22 hanggang 36, na matapos naghimala ang Panginoon at kanya pong pinarami ang limang tinapay at dalawang isda upang mapakain ang 5,000 ka mga lalaki at lahat-lahat na kasama yung kanyang mga asawa at anak ay mabot higit ng 20,000 at marami pang nalabis, na ang ibig sabihin dito, ang pananalig sa ating Panginoon ay naghatid ng mga kaloob o ng mga biyaya. Pero noong ang ating Panginoong Hesus ay naglalakad na sa ibabaw ng tubig, ang akala ng mga apostol na siya'y multo. Kaya natakot sila. Kaya sinabi ng ating Panginoon na huwag kayong matakot. Ako ito. Versikulo 27, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Mateo. Kung minsan, para rin alon ang mga suliranin, ang mga pagsubok, ang mga pinagdaanan natin sa buhay, gaya ng mga alon na sumalpok sa bangka na sinakyan ng mga apostol. Ang Panginoon ay nariyan lang malapit sa atin, ngunit para lang siyang multo na kinatatakutan o espiritu na hindi natin gaanong matanggap. Kaya nung natanggap na ang Panginoon, tinanong muna ni San Pedro, ikaw ba talaga yan, Panginoon? Kaya palakarin mo ako sa tubig papunta sa iyo. At sinabi ng Panginoong Hesus, halika. At naglalakad na si San Pedro sa tubig, ngunit noong nayanig siya ng hangin, ibig sabihin mga pagsubok sa buhay, siya ay unti-unting lumubog. Simbolo ito kuminsan sa buhay natin, kahit tayo'y nanalig sa Panginoon, ngunit kung napakatindi na ang pagsubok sa buhay, para bang unti-unting lumulubog tayo? Para bang nadala na tayo, nahila na tayo ng ating mga suliranin at mga problema? At dahil dito, tayo ay napalayo sa Panginoon. Ngunit si San Pedro ay tumingin pa rin sa Panginoon. At sinasabi niya, iligtas mo ako. Kuminsan, naghahanap rin tayo ng mga paraan na iligtas tayo ng Panginoon. Kasi kuminsan sa buhay natin, nasintulan tayo sa ating mga personal na mga
pinagdaanan sa buhay, kuminsan ang ating tinitingnan lang ang mga problema na sarili natin, kuminsan hindi na natin nakikita ang Panginoon sa lahat ng pagsubok sa buhay at dahil dito, hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos na siyang magbigay sa atin ng lakas, na siyang magbigay ng ating pag-asa, nang siyang magbigay sa atin ng pagsagip sa panahon na may matinding pinagdaanan sa ating buhay. Kinakailangan natin ang masintro ng ating puso sa ating Panginoon upang ang ating pananalig sa Kanya ay tumibay pa sa panahon ng may pagsubok, sa panahon na may pinagdaanan tayo sa buhay. Kaya itong ating Ebanghelyo ay siyang pagtuturo sa atin, huwag tayong mawalan ng pananalig sa Diyos. Gaya ni San Pedro, kumapit sa Panginoon at siya'y naligtas. Ganon din dapat tayo sa panahon na may matindi na pinagdaanan sa buhay. Kung napakabigat na ang mga pagsubok sa buhay, huwag tayong lalayo sa Panginoon sapagkat nariyan lang siya. Naglalakad siya sa ibabaw ng mga alon ng ating mga pagsubok sa buhay. Higit na siya na makapangyarihan kaysa lahat ng mga suliranin sa ating buhay. Kaya, kung panahon na tayo ay nagigipit na, kung panahon na nahihirapan na tayo, tatawag lang tayo sa Panginoon. Iabot niya ang kanyang mapanghimala at mapangligtas na kamay sa atin sapagkat minamahal tayo ng tunay ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo. Kung paanong pinalakas niya ang mga panampalataya ni San Pedro, alam natin na ganun din siya sa atin. Iabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayong muli. Atin pong itutugon, Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan. Sa mapagpagaling na awa ni Kristo, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuan ang kanilang kapahingahan. Sa presensya ng Diyos, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na panampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Mm.
tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin, Kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sumang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Santa Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagka-berhen, ay mapaging dapat na kalugdan mo ang aming paghain si kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanento na marapat ni kayo aming pasalamatan bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na berhing nagpupuri at nababalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyang ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na manghel si siyawit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit mita ng Espiritu ng banal, makaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gay naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin natin kami lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni Santo Domingo, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod,
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya na. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa'yo
biglat ng iyong pasalin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakila. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor
at pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kanang-loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Yun pong wala pang kopya ng Lectio Divina para sa Poong Jesus Nazareno, available po po ito, 130 pesos po, doon po sa information card. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia Banal na Misa, kay nais sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Dambana ng Itinusino ng Quiapo, kay ang mga naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Tayo po ay sinusubok lagi sa ating pananalig sa Diyos. Kapit tayo sa Kanya upang tayo'y iligtas Niya, upang tayo'y sagipin Niya sa panahon ng mga pagsubok sa buhay. Ngayon po ang basbas, mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kinanganang ka na nagsusumamo sa iyo, makamta naman nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng iyong na loob na tinatanam. Basbasan di po ninyo ang mga dalamaimahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalalang pangako ng sa binyag na ikaw ay iniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,